Attention SSS Pensioners, ang release schedule ng inyong SSS Pension para sa buwan ng May 2024 mas pinaaga. Meron bang dagdag na 1,000 pesos sa second tranche? At ano-ano ang mga pagbabago? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hello mga ka-vlogs, san ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nice mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, at maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga SSS pensioners saan ka mang dako sa mundo. Kumusta po kayo mga ka-vlogs? At magandang balita nga po, dahil ngayong buwan ng May 2024 ay mas pinaaga po ang pag-release ng inyong SSS pension para yan sa mga batch 1 mga ka-vlogs. Well anyway, kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, no? Kung makikita nyo po sa buwan ng May 2024, no? Ang May 1 po ay isang regular holiday, national holiday po yan mga ka-vlogs. So ibig sabihin, ayon po sa SSS regular, na kung ang isang release schedule, no? Pension schedule release ay natapat sa holiday or weekend, ang magiging schedule po ng release ng pension ay aabante po ito before, no? Before the original date mga ka-vlog. So ibig sabihin, para sa mga batch 1 ay instead of May 1 po matatanggap or mahuhulog sa inyong ATM ang inyong buwan ng pension kay SSS, mangyayari po ito ngayong April 30 mga ka-vlogs, no? Araw po yan ng Tuesday mga ka-vlogs. So, ma-advance po siya 1 day before po the original date, since nga regular holiday ang May 1 mga ka-vlogs. So, akin munang ipapaintindi, no? Itong batch 1 and batch 2, no? Kasi meron tayong mga bagong SSS pensioners, no, na hindi pa po nakakaalam or hindi pa nila alam kung ano po itong date of contingency, batch 1 or batch 2. Well anyway, bago tayo magpapatuloy mga ka-vlogs, ay isa shoutout ko lamang po ang nasa screen nyo. Ayan po, siya po ay nag-request na i-remind na naman, no, next month. Dahil nga po May na tayo next month, so gusto niyang i-remind ulit ang schedule ng SSS pension release mga ka-vlogs. Ay, shout out sa iyo ka-vlogs, maraming salamat po sa iyong request. Ayan, so balik tayo. Ang batch 1 po ay yun po yung may date of contingency na SSS pensioner na 1 to 15th day of the month. So, yan po yung batch 1. So, ang batch 2 naman po ay 16th day of the month to the last day of the month mga ka-vlog. So, ang date of contingency po, para po sa mga pensioners, kasi may apat na klase na pensioners sa SSS. Unang-una po ang tinatawag natin na retirement pensioner, no? Pangalawa ay may tinatawag tayo na total disability pensioner. Pangatlo po ay meron po tayong tinatawag na death or survivor pensioner. And panghuli naman po ay ang dependent children under guardianship mga ka-vlog. So, para po sa mga retirement pensioner, ay ang date of contingency nyo po ay ang petsa ng inyong kapanganakan. So, petsa ng kapanganakan ng retirement pensioner, yun po yung date of contingency nyo. So, ito namang total disability pensioner mga ka-vlogs, ito po yung petsa ng pagtatapos ng pagkasakit or petsa ng pagtatapos ng operasyon. So, total disability pensioner mga ka-vlogs. And ito namang tinatawag natin na death or survivor pensioner, and then the dependent children under guardianship, ang date of contingency nyo po ay ang petsa ng pagkamatay ng SSS member or SSS pensioner. So kung ano po yung petsa na yon, yun po yung date of contingency na tinatawag. So ulitin ko, the batch 1 is 1st to 15th day of the month ang date of contingency, and the batch 2 po ay 16th to the last day of the month. Yun po yung
date of contingency nyo mga ka-vlogs. Batch 1 and batch 2. So, balik tayo sa kalendaryo for May. Releasing ng SSS pension for batch 1. Ang batch 1 po kasi every first day of the month. Yan po yung schedule release mga ka-vlogs. No? Sa mga hindi pa nakakaalam. So, since nga ang May 1 ay natapat po sa regular holiday, no? Araw ng Miyerkules, ay maa-advance po, mas pinaaga, mas maagang matatanggap ang SSS pension. April 30 po yan, makikredit po sa inyong mga disbursement bank, no? Kung ano po yung bangko nyo gamit nyo mga ka-vlogs. For batch 2 po, ayan, wala pong pagbabago, no? Sa 16 po, May 16 po, ang release ng inyong SSS pension. So kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, ang May 16 ay isang regular day, no? Ibig sabihin, hindi siya natapat sa Sabado or Linggo, hindi din po siya natapat sa holiday, walang holiday. So talagang 16 talaga makikredit, hindi mas maaga. Unlike dito sa the first batch na ang May 1 po ay natapat sa regular holiday, kaya po nagiging April 2, advance po, mas maaga ang kanilang pagtanggap. So the batch 2 ay mananatili po May 16 ang schedule ng inyong SSS pension release mga ka-vlogs, no? Para sa mga nagtatanong kung may pagbabago ba, meron na bang 1,000 na second tranche, meron na bang SSS pension increase, no? Madadagdagan ba ang inyong pagtanggap ng SSS pension para ngayong buwan ng May mga ka-vlogs, May 2024. Para sa mga nagtatanong dyan, narito, panoorin po natin kung merong dagdag or wala sa inyong SSS pension. Next question. Go ahead, ma'am. Sir, go ahead po. Hello. Good morning po. Ako po si Candido Taliedo, Barangay Bakulong, Kagawad po. Sir, sa SSS po, dahil matagal po akong company representative ng Talon General Hospital, almost 30 years. Kasalukuyan po ngayon, nagpe-pension po ako. Pero po yung SSS ng Brad Sarlac, mababait po yung mga empleyado dyan. Dahil po matagal po akong nagtrabaho, dahil ito po, nagiginabang na po ako sa SSS ngayon. Nagpe-pension na po ako. At talong ko lang po sana, yung binigay na 2,000, yung 2,000 po sa pension, nabigay na po. Itanong ko lang sana, sir, kung kailan po pwedeng ibigay yung 1,000 na dagdag pension. Kasi po, nagme-maintenance na po ako ngayon. Kaya, sir, yun lang po. Maraming po salamat. Alam niyo po, sasagutin ko yan, bababa ako para makita niyo yung sinceridad ko. Alam niyo po, yung 1,000 pension dagdag, pwede ko po explica sa inyo. Kailangan po nakikita niyo yung mukha ko kasi po masyadong controversial yan eh. Saan po yung tanong niyo? Kayo po ba yun? Alam niyo po, ako po, adapted po ako ng Tarlac. Hindi po ako politiko, hindi po ako bolero. Ako po magsasabi na yung kung ano sa tingin ko ang tama, okay? Para maintindihan po ninyo lahat. Alam nyo po, ang SSS may 3.5 million pensionado. 3.5 million katao tumatanggap ng pension sa SSS. Okay? Klaro? Klaro na. Alam nyo po, pag binigyan ko po kayo ng 1,000 po, 3.5 million times 1,000 po pesos at 3.5 billion po buwan-buwan ang lalabas ng pera sa SSS. 3.5 billion in 12 months sa 12 buwan po, 42 billion pesos po
ang ilalabas na pera ng SSS para po dahil lang doon sa 1,000. Okay? Ako po ay presidente ng SSS. Alam niyo po, gustong gusto ko ibigay yun. Kaya lang po, alam niyo, $42 billion po. Sana po intindihin ninyo. Kailangan balansehin ko ang financial health, yung pera ng SSS po para sa kinabukasan. Kasi po may kinabukasan pa. So pinag-aaralan ko po ng mabuti yan. Ha? Pero kung kaya ko po yan, pangako ko po sa inyo, gagawin ko. Binabalanse ko talaga. Okay? Kaya po, para naintindihan talaga ninyo po ang sitwasyon. Kasi po, marami nagsasabi po sa akin eh, yung 1,000, napakaliit. Pinagkakait ko pa. Diba? Pero po, tandaan nyo, 1,000 sa 3.5 million na pensionado. 3.5 billion, B po, as in boy, billion piso, buwan-buwan, ang ibabayad ko. 42 billion po ang lumalabas sa SSS sa isang taon. So, kailangan po, pag-aralan ko talaga, naintindihan nyo ngayon po, ha? Kasi po, importante, matutuloy ang SSS, ha? Sana po, naintindihan nyo yung sitwasyon ko, ha? Salamat talaga po, salamat talaga. So malinaw naman po mga ka-vlogs, no, ang sinabi po ng SSS President sa ngayon, wala pang dagdag, as in walang dagdag, no, no SSS pension increase ang mangyayari or matutupad ngayong May 2024 schedule of releasing mga ka-vlogs. So kung ano po yung natatanggap nyo na SSS pension, yun pa rin po ang matatanggap nyo. Uulitin ko, walang dagdag, walang increase, walang 1,000 na dagdag ngayong May 2024 na SSS pension release. So ayon pa sa SSS, pag-aaralan pa nila mga ka-vlogs, no? Meron namang pondo kasi malaki naman ang kita ni SSS. Pero pag-aaralan pa daw ng SSS President kung paano ito ibibigay. Sana nga matapos ang pag-aaral na yan mga ka-vlogs dahil ilang taon na ang pag-aaral na yan, hindi pa natapos-tapos. So we hope, no, sa following month or this year ay matatanggap na yung second tranche 1,000 pension increase na matagal nang inaantay ng ating mga SSS pensioner, para naman po merong silang pangdagdag, no? Meron kayong pangdagdag, pambili ng maintenance ng abot, bitamina, pagkain at iba pang pangangailangan. O ulitin ko, walang increase, walang dagdag sa inyong matatanggap na SSS pension mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to, kahit papaano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maari nyong i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Maari nyo akong i-message dyan mga ka-vlogs. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat Totoo Lamang.